Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ikatatlong linggo tayo ng Kwaresma o 40 na araw na paghahanda natin para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambanan ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming, through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga amin na mahal ko mga kapatid, sa unang pagbasa, marinig natin ang 10 utos ng Diyos. Sa ating pagtupad nito, nakatatagpo rin natin ang Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo na si Jesucristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Jesucristo ang kabuuan ng pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili sa tao. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpakasakit, pagdalangin at pagmamarasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpatirapa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa 4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan.
Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Na mahinga ako sa ikaptong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Panginoong iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang tungtuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang itudulot. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na katulan. Kapag siya ang matol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Pagbasa muna mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang inahanap ng mga Griyego. Ngunit ay pinangangaral namin si Kristo ipinako sa krus.
isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig sa sandibutan ng Diyos ay kayon na lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na nagpupuri kami sa iyo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagpibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga nangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamilit, ipinagtaob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin niyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palingke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y, tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibayin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kahit nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kaluuban ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa ikatlo tayo na linggo ng Kwarisma o apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Pong Hesus Nazareno. Ang ating pong paksa, dahil bawat linggo po ay may paksa, ang ating pong paksa sa linggong ito ay paglilinis o pagdalisay. Sa salitang Hebreo, dahil ang unang pagbasa ay mula sa lumang Hebreo, sa salitang Hebreo ay liteher. Sa salitang Griego, katariso. At dahil ang lumang tipan at ang bagong tipan na naisulat sa Koinopo na Griego, ang lumang tipan na naisulat sa lumang Hebreo, ay nasalin sa Latin. Ang Latin, ang pagdalisay o paglilinis ay purificare. Ang ginawa ng ating Panginoon ngayong ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, Versiklo 13 hanggang 25, ay ang paglilinis. Una, ang paglilinis sa physical na templo. Pangalawa, ang paglilinis ng isipan ng mga tao upang maipayag niya ang tunay na templo na siya mismo, ang ating Panginoong Hesus, siya ang templo ng panagtagpo ng Diyos at ng tao. At pangatlo, na kanyang maipayag na tayo rin na nabinyagan sa kanyang pangalan ay templo din na buhay kasama ng ating Panginoon. Una, ang ating pagbasa sa mula sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, Versiklo 1 hanggang 17, ito ay tungkol sa kautusan. Ang batayan ng paglilinis noong unang panahon ay ang pagsunod sa kautusan. Tinatawag ito sa mga Hebreo, mga Israelita na tradisyon ng Torah. Ang ibig sabihin ng Torah ay 10 utos at mga kautusan pa na nakasulat sa 5 aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros at Deuteronomio. At dito sa tradisyon ng Torah ay dapat sundin ang utos. Kapag ka nalubag, nagkasala ka, at upang malinis ang paglilinis o ang tinatawag na liteher, ang paglilinis, ay ang pag-alay ng mga susunuging hayop gaya ng tupa o ng baka. Kaya atin pong makikita sa ating Ebanghelyo ngayon na mayroong mga baka, mayroong mga tupa, mayroong mga kalapati, at saka may pera na ibig sabihin may namamalit ng pera. Dahil bawal po mag-alay ng pera ng Roman Empire na tinatawag na denarios. Ang kailangan pong ialay ay ang shekel na siyang pera ng mga Hudyo. At dahil hindi na kailangan pang magdala ang mga tao ng mga kalapati, ng tupa at ng baka, binibili na lang nila sa nagninegosyo nito, at ang may-ari ng negosyo ay yung mga namuno sa templo at ang mga tauhan ng mga iskriba, mga parisiyo at saduseo. Kaya, noong nakita ng ating Panginoon na hindi na ginagalang, pupunta tayo sa literal at physical na templo, hindi na ginagalang ang templo po ay ginagawa sa panahon ni Solomon, ito po ay nasira, at nung panahon na ating Panginoong Hesukristo, ang templo ng Jerusalem ay yung itinayo na ni Herod the Great. At ito yung templo na kung saan nililinis ng Panginoon. Gumawa po siya ng hagupit mula sa lubid na naroon po sa templo, dahil ang mga lubid ay tali ng mga kurtina sa templo. At kanya pong ipinagtaboy ang mga baka, mga tupa, kanyang itinaboy at isinabog ang mga lamisa at salapi, ng mga namamalit ng salapi. Nagalit, siyempre ang mga tao,
lalo na yung mga kapitalista na namuno sa templo at nagtanong, anong tanda ang ibigay mo pang patunayan na ginawa mo ito? Hindi naunawaan nila nang sinabi ng Panginoon ay hindi na ang physical na templo, bagkos ang templo na katawan niya, na siyang pinakadakila na templo dahil ito yung pinakadakilang simbolo ng lahat ng panagtagpo ng Diyos at ng tao. Kaya sinasabi niya, gibain ninyo ang templong ito at sa pangatlong araw, itatayo ko ulit. Ang sinasabi ng ating Panginoon ay ang kanyang sarili na handa siyang mag-alay. Siya na ang kapalit ng tupa, ng baka at iba pang susunugin sa templo sapagkat siya na ang templo at pambayad sa ating mga kasalanan. Na ibig sabihin, ang templo na pisikal na nitayo noong panahon ng mga Israelita na noon ay ang kaba ng tipan ay nilagay lang sa tulda, ginawa na sa ang pagtitipon sa templo, nagiging isa na sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi ito naunawaan, liban lang sa mga apostol, na noong nabuhay na muli ang ating Panginoon, nakita nila na mayroon ng ibang paglilinis. Ang paglilinis ay hindi na mag-alay ng mga tupa upang pambayad sa kasalanan. Kaisa-isang alay, ang ating Panginoong Nazareno, nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat upang tayo'y tubusin. Siya ang namatay para sa atin. At dahil doon, ang ating paglilinis ay isang sacramental na paglilinis na magpahanggang ngayon ang paglilinis na ito ay nagpapatuloy sa sakramento ng pagbabalik loob, ang sakramento ng pagkumpisal na kung saan ito ay binahagi sa ating Panginoon upang tayo na templo na buhay, na simbahan, na katawan ng ating Panginoong Hesukristo ay magkaroon din ng paglilinis at ngayong panahon ng Kuwaresma upang may paghandaan natin ang dakilang kapistahan ng Pasko na pagkabuhay muli ng Panginoon, kinakailangan natin ang tunay na paglilinis, hindi lang sa physical na pagtingin sa ating sarili at higit sa lahat ang espiritual na paglilinis, ang tinatawag natin na metanoia sa Grego at sa Hebreo naman ay teshuvah. Teshuvah, pagbalik sa Diyos. Metanoia ay pagbabago. At ito yung gawin natin ngayong panahon na kung saan tayo ay titingin na templo ng buhay pala tayo. Kailangan dito sa physical na templo ng simbahan at lahat ng bahay dalanginan, chapel man, ermita, o dili kaya gaya nitong ating basilika na palasyong simbahan, kailangan na ating igalang sapagkat narito ang presensya ng Diyos. Pero huwag rin nating kalimutan na ang pinakatimplo ay ating Poong Hesus Nazareno at tayo na katawan ng ating Panginoon ay buhay na templo, kailangan igalang, kailangan na magkaroon ng paglilinis, kailangan na iugnay ng malaliman sa ating Panginoon upang ang ating tunay na pamintuho sa Kanya ngayong panahon ng Kuwaresma ay ang ating ugnayang malaliman na tayo'y nagbabago dahil sa kabutihang loob ng Diyos. Na sinasabi pa sa ating Salmo, ang Panginoon ay siya yung salitang bumubuhay sa atin. Ang Panginoon na ayon pa sa unang sulat ni San Pablo sa Taga-Korinto, unang sulat niya sa Taga-Korinto, Kapitulo 1, Versículo 22 hanggang 25, na siya na ang kababalaghan, siya na ang karunungan, siya na ang kapangyarihan, siya na ang lahat na ating makikita, na ating maugnay ang ating sarili sa Diyos. Kaya magpasalamat tayong lahat sa ating Poong Hesus Nazareno. Dahil sa Kanya, tayo ay naging buhay na templo. At dahil sa Kanya, tayo'y Kanyang tinubos sa Kanyang kamatayan sa cross. At dahil sa Kanya,
magkaroon tayo ng buhay na ganap at ikasisya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa roon ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mulang paririto at hukom sa nga buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba sa bawat kahilingan. Sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa namin ang aming kapwa bilang kabahagi ng katawan ni Kristo, na ang karapatan at kapakanan ay kailangan igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isapuso nawa namin ang 10 utos ng Diyos at ang pagtupad namin sa mga ito ay maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo at talikdan ang mga gawaing mahalay, marahas at nakakapinsala sa aming pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa sa Diyos ang mga may kapansanan, ang mga nag-iingalo at ang mga makasalanan ng ginhawa ng kapatanagan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso, tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Lingnamin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng anak na minamahal, aming inalaan ang panahon talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami, iyong pinagkamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa namang heresis si awit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritong banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang managad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo kami sa iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlayan, may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan nindipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga regaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa aming pakikinabang ng iyong banal na katawan, pag-ibig mo alay sa tanan,
kasumpungan, Panginoon, iyong ilumin ang bayang dumadalangin, dusa't sakit iyo pawiin, aming puso'y iyong panatakin. Sa amin ay buhay, na kami maging daan ng paghilom sa iyong bayan, Panginoon, iyong
Announcement. Ngayong panahon ng Kuresma, tayo po ay tinatawag na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo, Jose Cardinal Advincula, na maging bukas palad sa ating kapwa. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ika-apat na huling Lenten Recollection sa darating na March 5, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Daniel Estacio, Resident Priest, Immaculate Conception Cathedral, Diocese of Pasig, na may temang Poong Jesus Nazareno sa Mukha ng Kapwa, Series 4, Kabataan. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:05 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon ding pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok sa grade 1 at grade 7. Mayroon ding pong matatanggap na 13,000 pesos ESC subsidy
ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at walang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page para sa iba pang tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8733-9929 o 8244-5609 at 0966-211-2152. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginanap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos namang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno, kayong mga narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Nawa'y inyong panalangin na dinggin ang pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga tumutulong sa Quiapo Church, sa makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating manghirap at nangilangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating mga naglilingkod, ang lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin. Tayo ay dapat magkaroon ng pag-ugnay-ugnay at malinis sa pangalan ng ating Panginoon Jesus sa ating pagbabalik loob sa kanyang pangalan ngayong panahon ng Kwarisma o 40 na araw na paghanda. Ngayon po ang bubas-bas. Mayari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumama sa iyo, makamta na Manila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayaking taglayong kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Sinasamba